mga ka-Lola Kikay. Andito na po ang yung Lola Kikay upang mag-share sa inyo ng pag-reband. Meron nga po pala akong video sa pag-reband. Just click yun na, lalagay po namin sa taas dito para mapanood nyo po yung una kong video sa pag-reband. At the moment po, nasa 4,000 views na po siya. So, panoorin nyo po para po sa inyo yun. Ngayon po, gagawin ko po ngayon ay mag-reband po ko uli. Ang gagawin ko po ay hair rebonding with hair color and Brazilian blowout ang treatment. So, mamaya pa, ito po, ipapakita ko po sa inyo yung mga gamit-gamit natin na gagamitin ko para sa pag-reband. Don't forget po pala, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Just click and like lang po para kung nagustuhan nyo to, magamit nyo sa inyong pamumuhay in the future. So, malaking bagay po at makatulong po sa atin to para po sa inyo itong aking isinishare. Ngayon po, para lagi po kayo nanonotified, just turn on the notification bell para lagi kayong nanonotify sa aking mga videos. Tara, samahan nyo po kayo. Papakita ko po sa inyo ang aking mga gamit-gamit sa pag-re-reband. Kasi kailangan po, bago tayo mag-start mag-reband, so kailangan naka-ready po lahat para dire-diretso po ang gawin. Kasi medyo matagal po ang pag-re-reband. So, ito po yung mga gamit-gamit natin na gagamitin sa pag-re-reband. So, una po, papakilala ko po sa inyo, ang gagamitin natin po ay, dati po ang ginamit kong pang-reband ay, ang brand niya ay EPSA. So, ito po ang bago ngayong labas, ang BREMOD. Ayan. BREMOD, keratin silky, straight rebonding. Yan po ang bagong labas ngayon. So, itatry natin po siya para malaman natin kung okay din siyang gamitin sa pagre-reband. Ayan. Supposed to be, naman po ng mga pang-reband, eh okay naman yan. Oh. Pero ito ang bagong labas, mas maganda gamit natin. So, ito. Una, syempre, kailangan may plancha tayo, may blower, may pang-brush para sa gabi. Kung may gugupitin tayo sakali na kailangan gupitin para maayos ang buhok, may mga hindi pantay-pantay, mga dry, eh kailangan natin gupitan. Ayan. Ito yung mga hair clip. Yan. Ito naman yung sa tenga para maiwasan irritation kasi mainit talaga ang gamot na pang-reband. At gloves. Dahil pag namalansya tayo, mainit ang plancha. Alam nyo na. Yan. Mixing bowl. Importante ang mixing bowl. Ayan. Tapos, Brazilian blowout. Ito. At clarifying shampoo. Kailangan natin ito para mag-open ang cuticle ng hair para madali ma-absorb ang mga gamot-gamot na gagamitin natin sa kanya at pangkulay. Ayan. At, syempre, balabal. Ayan. At, itong pang-spray. Ito pang-spray ito kasi kailangan natin itong pang-spray na panglagay sa pang-spray natin sa buhok niya dahil medyo matapang din ang gamot na pang-reband. At, isa pa. Ito na pang bago ngayon. Pag magre-reband tayo at magkukulay, dapat ganito na po ang gamit natin. Ayan. Ito na po ang makabago ngayong ginagamit ng mga beautician. So, huwag nyo kakalimutan mag-gloves. Aya, para protection din sa mga kamay natin, mga beautician. Okay, let's start na po tayo. Ayan. Ayan, ito po, bago natin i-reband, so kukunin natin muna ang kung ano yung tsura ng buhok niya ngayon. So, almost 6 months na kasi siyang hindi na-reband. So, ayan, tumubo na yung ano niya, kanyang bagong usbong. Medyo nag-curly na siya. Hindi naman siya totaling kinky, pero wavy. Kaya, ayan. Ito po. Dito, lalo rito sa tuktok. Kulot na kulot siya. Ayan. So, unatin po natin yan. Ayan. Pagagandahin natin siya, gagawin natin siyang diyosa. Diyosa ng kagubatan. Okay. Ang buhok niya ay sadyang brown at hindi po yan kinulayan. At 6 months na po siya na-reband. Ayan, ino-blower na po natin siya kasi na-shampoo ako na po siya. Tuyuin po natin maigi siya. So, pag nag-shampoo po tayo, gagamitan po natin siya ng clarifying shampoo. Ganito po siya, oh. Ayan. Ayun, kung wala na po kayong clarifying shampoo, pwede po yung sabong panlaba, kung anong available meron tayo. Kaya shampoo, wag lang tayong gagamit ng conditioner. Kasi kailangan kaya tayo mapinaklarify yung shampoo para lahat ng mga excess oil, maginamit ang cream silk, mga kung ano-ano mga conditioner na chemical eh, na wala sa anong buhok bago tayo magpahid ng rebonding number 1. So, ay patuloy natin may ikip, blower natin yung naigip. Patuloy natin siya.
Just make sure na blower natin siya, natuyo natin siyang maigi. Ganito lang po pag-sectioning sa kanya. Ayan. Ayan, parang pa-crown lang, oh, pa-headband. Hatiin sa ganyan. Tapos, dito sa harap, dalawang hati. Ayan. Punin nyo lang sa magkabilang dulo. Tapos, dito sa likod. Ayan, ayan, hatiin nyo. Pero, dapat sa ilalim, eh, manipis-tipis lang ang kuha. So, didibide pa rin siya. Manipis lang din. Huwag masyadong makapal para sigurado naglalapatan natin ng gamot. Lahat-lahat. Huwag makapal kasi hindi tayo sigurado kung nalapatan natin ng gamot lahat. So, ganyan lang. Taas uli natin. Ayan. At tandaan nyo, make sure na basang, ay tuyo. Patuyuing maigi, blow dry ng gusto. Bago natin pahiran siya ng gamot na rebonding number 1. So, ang gagawin po natin sa kanya, i-rebond po natin at the same time, mag-hair color at iti-treatment natin siya ng Brazilian treatment. Yan, mag-hair color, mag-rebond at lalagyan natin siya ng Brazilian treatment. Yan, malipis lang. Okay? At lalagyan natin muna siya ng protection sa kanyang tenga. Mahalaga to. To, kasi ang pang-rebond ay mainit, makakapasok. Yan. Isa pa yung isa. So, dalawa yan, kasi yung tenga natin ay dalawa. Ayan, dalawang tenga. Ayan, make sure na may ganito. At magga-gloves tayo. Don't forget, ha. Huwag natin natandaan kung ano dapat natin gagamitin. At lagi tayong focus sa ginagawa natin. Kasi, chemical ang gagamitin natin. Konti pagkakamali lang, pwede magkaroon ng problema sa ating mga kliyente. So, magga-gloves tayo para protection na rin natin sa mga kamay. Tayong magpahid ng pang-rebonding number 1. So, yung last time na ginamit ko, kung napanood yung video ko, eh, makikita niyo naman na maganda rin ang effect niya sa pag-rebond ko sa buhok niya. Ito po yung EFSA. Super ganda rin po siya. Yan. Pero magtatay din tayo ng bago. Ito yung po yung bagong labas ng Bremod. Ito po. Bremod. Yan, ito. Papakita ko sa inyo ang resulta. Tingnan natin kung anong kano rin kaganda itong Bremod. Lahat naman ng mga gamot na pang Bremod ay magaganda naman. Usually. Yan. Nasa beautician niya at sa gumagawa kung paano ang paggawa ng pagrebandang maayos. Siyempre, kailangan huwag natin siyang madaliin ang paggawa para maayos ang luto. Yan. Ito. Bremod, diba? Bremod Keratin Silky Straight Rebonding. Ayun natin yan. Yan. Lahat naman ng mga gamot magaganda eh. So, syempre, sa nagtatrabaho din yan, kailangan, kung gagawa naman tayo, mag-rebondan din tayo, ay make sure na nasa condition tayo at gagawin natin na maayos para may kliyente natin haalis ng masaya sa atin. Kasi minsan, di ba nga, ang mga kababaihan, sa totoo lang, stress reliever ang pagpaganda. Di ba? Totoo yan, mga kababaihan, di ba nga eh, gumagastos talaga ng mahal para lang gumanda. So, sulitin natin, bigay din natin ang magandang service sa kanila. Ito, gagamitin natin itong napkin. Magamit po tayo ng napkin. O, yan, tanong ng isa, bakit ba may napkin? Ha? Nagamit po yan, hindi lang sa floral natin. Ito kasi, kaysa gumamit tayo ng tissue, ay, nagdikit-dikit na. Nagamit natin dito yan sa batok. Para, hindi magdikit ng ibang chemical sa kanyang batok. Sa kanyang, kasi mainit po kasi ang gamot eh. Na pang rebond. Protection din po yan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Kung bakit gumagamit si Lola Kikay ng napkin. Ayan, nakakuha kayo ng bagong tekniko. Ayan. Ayan. Importante yan eh. Na may iwasan ang pagpapasok. Mainit ang gamot eh. Rebonding. Number 1 lang tayo. Tantyahin natin sakto sa kapnag. Katulad na makapala kayong buhok. Tantyahin din natin. Kung gano'ng kakapal ang buhok niya kadami. Ay, kalahati muna. Wala na kikay. Hap muna. Pwede naman po magdagdag. So, ganito po yan. So, dapat manipis. Make sure na 1 inch magtitira tayo. Huwag palalagpasin sa scalp. Kasi nagkukos ng irritation. So, pwedeng makasira ng skin ng ating kliyente. At minsan, nagkakos din ng panot kasi pag pumasok na sa pinaka-skin sa scalp, hindi na natin mahahabol ang gamot doon. Gana siya ng gana hanggang sa syempre, nagiging elastic siya. Kaya nagkaroon nagkakos ng pagputol. Lalim, inasahin natin siyang maigi ay nalalapatan ng gusto ang buhok. Nasisip-sip ng maigi ng buhok. Ayan. Okay. So, laging manipis lang ang kuha. Just make sure tatandaan always na magre-rebond kayo. Wag na wag nung kakalimutang maglagay ng
Huwag na huwag tayong kakanto magagamit ng gloves. O, ayan ha. Tingnan nyo maigi. Pahid tayo. Magtira ng 1 inch. Huwag palalapatin. At kung sa may bandang kulot lang man po. Ayan. Sa may bandang kulot lang po. Kasi dito sa ilalim, eh. Ayan. Dito sa ilalim ay unat na. So, chemical treated na siya. Unat na siya. So, make sure ingatan natin na huwag muna natin malagyan ng purong gamot ng pang-rebond. Dito muna tayo sa mga bagong sibol. Yan. Tapos, ilalim ng pahid. Tingnan nyo. Pakita mo, anak yung ilalim. Yan. Tapos, masahe. Masaheng maigi para lahat ay nalapatan na sip-sip ng lahat ng buhok. Yan. Yan lang kasimple. Hanggang sa makarating po tayo sa tuktok. Yan na. So, ayan na, don't forget ha, hanggang dito lang, magtitira tayo ng 1 inch. Wag na wag natin paabuti ng iskat kasi minsan nagpo-cause talaga ng pagkapanot at irritation ng buhok ng ating kliyente. So, yan ang po ang dahilan bakit yung iba nagreklamo eh nagkakaroon ng panot. Abay, mahirap magpatubo ng buhok. Sayang naman, alam mo lang, tandaan nyo, remind ko lang po sa inyo ang kagandahan ng buhok na isang babae, isa rin asset. Kaya nga yung iba eh, minsan nagkakaroon ng klapi. Isa, totoo yan, nagkakabungguan dahil minsan sa kakalimun ng lalaki, sino kayo magandang buhok na sexy naman, ang ganda naman. Diba? Buhok pa lang eh, nakaka-intriga na eh, diba? Sino kaya yung nakatalikod yung babae, hahabulin ng tingin, no? Lalo yung mga driver, totoo yan, minsan na-experience ko yan, ganda ng hair. Talagang hindi pa andar yung jeep hanggang hindi na nakikita kung sino yung babae may ari ng magandang buhok. Kaya ingatan natin ang buhok, mahalagang mahalaga yan. Don't forget, 1 inch magtitira, huwag sasagarin. Okay? Lagi natin isipin ang higing cause ng damage lagi ng buhok. Kasi chemical po ang ating ginagamit, mga kalalakikay. Kaya ito naman, pwede naman yung tumapakinabangan sa ating mga anak-anak, pamangkin, kapatid, nasa bahay lang tayo, padiliber, pakahawak yung gamot anak, padiliber na lang tayo ng gamot sa, saan natin ito in order? Pini, itong mga gamot na to? Shopee. Sa Shopee. So, hindi na natin kailangan lumabas. Ayan. At ngayon, kung gusto nyo naman nyo talagang mapagkakitaan na pangdagdag kabuhayan sa ating pamilya, mag-aral tayo maigi. May test na naman po. Livelihood, ano? Meron na ngayon sa online. Hindi mapakinabangan natin. Ayan ha. Papahiran lang natin kung saan. May kulot. Ang ganda. Ano ang bango ng buhok? Anong amin ng ano, Sai? Grapes. May grapes daw. Ang bango siya. Tsaka masyado siyang soft yung buhok, yung gamot. Hindi ko parang kala mo, conditioner yung ano, hindi siya nakaka-dry. Oh, okay siya. Tsaka ang dali na ipahid, ang daling kumalat sa ano yan, masahe. Don't forget, lagi nating mamasahihin para mas madaling malapatan ang buhok, masipsip ng gusto ang buhok. Yan. Okay. Huwag kakalimutan ang mag-gloves. Mahalaga po ang gloves. Okay, protection din po natin yan. Tatandaan nyo, ha? Focus lagi tayo sa ginagawa natin. Tatandaan nyo yan. Kung may problema, alisin ang problema. Itabi muna sa closet para maganda ang kalalabasan. Parang katulad din yan sa pagluluto. Pag nasa kondisyon ang ginagawa natin, isa pa, di ba yung mga kumakanta-kanta pa, ay di ang salat ng kalalabasan ng luto. So, ganito rin. Kailangan nasa mood tayo sa ginagawa natin. Diba? Para masatisfy ang ating kalalabasan. Lapatan na natin ng gamot. Okay? 20 minutes, iwan lang po natin. Just leave 20 minutes, then check. Balikan natin. So, every minute, checkin natin siya. Kasi, minsan, depende po sa texture ng buhok. Minsan, may madaling maluto. Kasi, sa kanya medyo makapal. Iba naman kasi malipis. Kaya, check natin every minute. So, 20 minutes, iwan natin siya. And after 20 minutes, check na natin. Okay? Maganda yung gamot. Malambot ang ganda, oh. Hindi siya nagtitigas ang hair, oh. Ngayon, kahit di ko na siya spray ng tubig. At, mabango siya. Sa anak ko, sa kanya feeling niya, ang pang-amin niya, sa kanya grape. Sa akin, sa pagita. Okay? So, pwede pa mag-copy si Lola Kikay. Okay, relax. Ayan. Tandaan, lagi tayong magpaganda, hindi po kayo matanda na at nasa bahay lang tayo, eh kailangan magpaganda tayo. Yan, nakakatanggal din ng stress ang pagpapaganda. Yan, tandaan nyo, nakakaganda rin ng mood. Okay, yan lang natin. Copy muna si Balak. So, medyo yung ilalim, eh chemical treated na, so kailangan natin magbasa. Yan, para hindi siya mag-dry at hindi masyadong, yung tapang ng chemical, eh hindi masyadong ganun katapang ma-absorb dito sa ilaylayan. Para hindi siya nagko-cause ng dry. Dahil kasi sa baba, don't forget, chemical treated na ang tawag dito sa ilalim. Dahil ito ay dati nang nariban. So, nating hayaang mag-dry at hindi masyadong matapang ang kumapit sa ilaylayan. So, kaya nilalagyan natin ng spray ng tubig pala. Water. So, kasi kailangan maging diyosa ito ng kagubatan. Yan. Gagawin natin siyang diyosa ng kagubatan. Baho talaga. Hindi naman siya eh. Pero make sure na lang para hindi magkaroon ng dami sa laylay. Hindi siya dry. So, tatandaan nyo, aware kayo sa mga sinabi kong technique. Lalo,
Focus ang hinahawak, buhok natin ang hinahawakan natin. Kailangan tayong focus sa ating ginagawa. Tandaan nyo. Isang bahagi ng buhok ang kagandahan ng isang babae. Okay? Bahagya po natin siyang susuklayin. Yan. Pabit mo yung anak. Bahagya natin siyang susuklayin. Bahagya lang. Ang labot talaga o, nung gamot. Bakit lahat naman ang mga pangunat ay maganda? Nasa gumagawa yan. Sa mga beautician yan, kung paano nila tinatrabaho na kanilang maayos, na hindi minabadali, at talaga nagbibigay ng oras. Kasi hindi naman kailangan natin makadami ng kliyente, eh, siguro doon hindi natin na maayos ang ginagawa natin. Kasi, so kung di pagkakamali, aba, baka hindi na bumalik ang ating kliyente. Dati rin kasi ako, napapariband din ako ng buhok dati. Di ako marunong mag-rebond. Papariband ako. Dumadayo ako saan ang lugar ng parlor na maganda. Pag hindi ko nagustuhan yung rebond, hindi na talaga ako bumabalik. Kaya dapat, ayusin natin ang trabaho natin. Focus tayo. Para nakakadagdag din ng kliyente. Pag sinabi, kayo mga nagpariband. Kaya ganun. Aba, tandaan nyo, ang isa, pwedeng mga anak ng sampu. Kaya yan, totoo yan. Sasabi nyo, pag maganda ang rebond mo, 10 times ang balik ng kliyente. Okay lang matagal, basta sigurado tayo sa ating ginagawa. Okay. So, almost 20 minutes na. So, just check natin kung mag-elastic na po siya. Okay. Pag siya ay nag-elastic na, ibig sabihin ay ready na siya ang lawan at planchahin. Make sure. So, nag-elastic na nga siya. Ayan, nakita nyo. Ano ba tumakita nila? Ayan, oh. Kita nyo, ha? Oh. Nag-elastic na talaga siya, oh. Ayan, oh. Tayo yun, but check muna natin siya. Just make sure kung luto na kasi dapat tama ang luto. Sigurado tayo sa gagawin natin para hindi siya hilaw. Ayan. So, ayan. Kikita mo? Ayan, oh. Okay? Hawakan ko, ha? Ayan na. Check lang natin kung mag-elastic na siya. Ayan, oh. Kita nyo? Ayan, oh. Oh, nag-aano na siya. Elastic, ayan, oh. Nahihiklak. Kumbaga sa chewing gum, ayan, oh. Diba? So, ibig sabihin, luto na siya. Okay? So, for 25 minutes, luto na siya. Okay? So, naanlaw na po natin ang rebonding number 1. So, make sure na anlaw na anlaw. Walang dulas. Hindi masyado siyang maamoy. Kasi, para magandang planchahin. Huwag natin maigi. Madulas. At, huwag siya shampoohin. Don't forget, hindi siya na-shampoo. Aandawan lang natin ang rebonding number 1. Tingnan nyo. Makikita naman natin kaagad ang texture niyan. Kung okay. So, umpis pa lang, kita mo nyo na kaagad eh. Kung magandang pagkaluto. Ayan ah. Kita nyo kaagad kung magandang pagkaluto. Tingnan mo ako hiliwanag kung okay. Tingnan mo ka. Okay na hiliwanag. Kita nyo naman siya eh. At pag pinlansyan natin, make sure na banlaw kasi para, di ba may nakikita tayo nagpa-plansyan na biglang umuusok. Tapos nakakapaso po yun, lalo sa may bandang batok. So, sapayin muna natin ang bahagya. Blower nyo po maigi para pag-plansyan natin, hindi umuusok at hindi ganoon kainit. Diba? Minsan kasi pagbasa, nakakapaso sa init, sa anit, sa batok. Ayan, kita nyo, oh, dito pa napa-plansya, oh. Yan mo, straight body nga. Inat na kaagad yung buhok niya, oh. Ayan, patuloy lang maigi. So, maganda. Ibig sabihin, maganda talaga yung gamot. At syempre, nasa humahagod din yan. Ay, kala ko nasa nire-reband na. Yung anak ko. Ayan. Siya yung anak ko, bunso. Dapat hindi na nga ito palabas, eh. Kasi hybrid na nga si Lola Kika. Ayan, nasa sariyan ako. Ito yung sumira ng tiyan ko. Ang talo ng buhit. Ayan, no? Oh. Maganda naman. Balik tayo, 2 years old ako. Nagbuntis pa ako. Lumabol pa to. Kaya naging apat ang aking anak. Ayan, ang ganda kita nyo, oh. Ang ganda talaga. Hindi ko pa napa-plancha, unat na kagad, oh. Ayan, diba? Ang ganda, oh. So, pag pinlancha ko pa yan, lalo maganda, oh. Kita nyo sa loob, oh. Unat na, oh. Wala pang plancha. Ayan. Yeah, don't forget, ha? Mag-subscribe na po. Mag-like. Turn on the notification para like kayo na-notify sa aking mga videos. Yan. Marami pa akong i-share sa inyo. Marami pa. Matagal nga lang pag-relevant. Pero, masarap naman sa pakiramdam pag napaganda mo.
ang iyong kliyente. Parang achievement mo na rin yan sa buhay. Subscribe na po, Lola Kikay! Mag-comment po ah, comment ka. Comment po kayo sa may mga katanungan. At bibigyan ko yan ng time oras na masagot. Comment lang po kayo. Yan. Para matulungan din po kayo kung masagot yung mga katanungan. Okay. Yan mo, ganda ako yun. Yan mo, hindi pa ko napaplanta ulit na ulit mo. So, yan po, na-sectioning na po natin. Natuyo na siya. Just make sure tuyo. Yan. Ganun din po sa unang ginawa natin section ni Ayahati sa dalawa, pero hindi ko na siya pinoni kasi para mas matuyo pa ng gusto. Hinati ako yan. Yan na lang. At dito. Pero ang pagkuha ng buhok ay make sure na manipis. Ayan. Para madali siyang plantyahin at madali na maluto sa plantya. Pag pinlantya natin po siya, huwag ka masyadong mag-move. Pag pinlantya natin siya, make sure palayo. Ayan o, palayo sa kanya. Para hindi siya mapasok. Ayan. May tama po kasi pagplantya. Pag hindi maganda ang pagplantya natin, eh talagang hilaw ang kalalabasan, makukulot ulit. Ayan. Bataking maigi, may pwersa. Maganda oh, ang bilis niyang lapat. Maganda pala ang Bremod, keratin silky streak, Rebonding. Maganda yung bagong labas oh, Shaquini. Madali siyang maunat. Isang pahid lang. Palayo. At may batak. 1, 2, 3, 4, yeah. Kuha ulit tayo, ganun lang din. Yung dati ulit. Kuha tayo ng manipis. Huwag natin bibigla yung makapal para siguradong nadaanan ng plancha lahat. Kaya talaga gugugol tayo ng oras na matagal. Matagal man siya, basta siguradong ayos ang ating gawa. Hindi na tayo magbaback job. Mayroon kasi pag may back job, konsumo ng oras, pagod, at isa pa syempre, sa gamot din. Ayan nyo, ang pagplancha. May pwersa. Pero, hindi siya napapasok kasi palayo sa kanya. Palayo. Papunta sa iyo. Ayan na, palayo sa kanya. Sa likod. So, haguli na lang kaunti. Yung mga balikan lang natin. Ayan. Ang bilis naman niya. Magandang gamot. Madaling sumunod. Madaling naman siya umunat. Dito na tayo sa side by side. Ayan. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan. Tapos na sa likod. Dito na lang tayo sa side. Yan naman. Okay? Dito tayo sa side. Pakita ko sa inyo. Ito na lang dito tayo. So, tayo sa side by side. Ayan. Tapos, pagkatapos ito, mag-ano tayo ng mag-hair color tayo. Marag na gamit si Lola. Lola Kikaya, ganito talaga. Pag mag-reband, eh talagang buwis buhay. Bibigyan natin ng buong oras, panahon. Hindi pa ako kumakain si Lola Kikaya. Kasi ano yung bakit? Excited ako matapos po itong ginagawa. Kasi, ayan. Ate! Okay? Pero minamang ko mapakikita ko lang. Ayan, tapos na tayo sa likod. Tapos na tayo sa likod. Dito naman tayo sa side by side. Diba? Ganda, no? Ang ganda ng pagkabagsak. Okay? Dali sa likod. Tapos okay. Na po tayo. Na-plancha na po natin ang lahat. So, asa yung panlagay? So, ayan na po. Tapos na tayo mag-plancha ng buhok. So, ipakikita ko po sa inyo. Mag-neutralizing number 2 na po tayo. I-mix natin ang pangkulay doon sa number 2. Ayan. Ayan. So, ito po, number 2. Dito natin i-mix ang pangkulay. Ngayon, una muna natin gagawin ay akin na yung mixing bowl. Mixing bowl. Yeah, mixing bowl. Bowl ng bowl. Bahala na ko ano, basta mixing bowl. So, yan na po. Oh, lalagyan natin ng akin na yung pagkulay. So, magkukulay tayo black. Wala akong kulay ng buhok. Black. Wala kasi kulay ng buhok. Pero... Ito, wala po siyang kulay ng buhok. So, pero lalagyan natin. Ang gustong bagay sa kanya kasi eh, black. May pagka-blonde kasi yung buhok, kahit natural color niya. Oo. Kahit na natural color ang buhok niya, eh may pagka-brown-brown ng konti, light brown. Pero mas maganda kung i-block natin, may iba-iba naman. Mas maganda kasi magpantay ang kulay ng kanyang hair. So, ayan ha. Kung anong dami ng ilalagay natin, siya rin dami ng oxidizer. So, 6% lang po ang gagamitin natin.
Lalo, kasi nag-reban tayo, hindi pwede, bawal pa ang matatapang na oxidizer sa nireban na buhok. So, ayan po. Kung anong dami ng kulay na nilagay natin, siya rin pong dami ng oxidizer. Then after that, imix na natin ang neutralizer number 2. Pero, syempre, pakihawak lang po. Imix muna natin muna ang pangkulay. Ayan. So, pwede po natin isabay ang pangkulay sa rebonding number 2, tipid oras, time na konsumo. So, ito po ang technique ni Lola Kikay. Sa tagal ko na pong pagre-rebond, ito na po ang aking nakasanayan. Kanya-kanya pong technique yan ng mga beautician. Pero ito po, pwede nyo rin gawin. Ayan, gayahin. So, namix na natin maigi. So, lalagyan na natin siya ng number 2, neutralizing. Ayan. So, 2, make sure, number 2. So, dapat aware tayo sa lalagyan natin. Mamaya, ilagyan na naman natin. Eh, kumukas nga anak. Maka mailagyan natin number 1. Patayin na. Okay? Kung anong dami na to, siya rin dami na ilalagyan natin neutralizer. Ayan. So, mix na. Sarado muna. Ayan. So, mimix ulit natin. Ganyan na naman po kasimple. So, mix na. Mag-ide. Para pantay na pantay. Pag naayos na po, ito yung naliligo yung mga bata, oh. Pakiano muna yung mga bata, mga apo ko. Ayan. Kasama talaga sa buhay itong mga makukulit na to. Ayan. So, marami pa po akong gagawing, ano, beauty tips. Kaya abangan nyo po, mag-subscribe kayo, mag-like, at mag-turn on ang notification bell nyo para nanonotify po ang mga videos ko at mapapanood nyo. Like kayo ma-update sa aking mga videos. Ayan. Ito na po ang ating pangkulay. So, mag-start na po tayo. Patawa ko mga to. Baka magiging tumako nyo. Ayan. So, ayan. Dali na naman po sundan to kasi baka matapang ng bata. Madali na naman po siyang sundan. Madali naman siyang sundan. Ang pagpapahid ng ano, katandaan. Sayang kasi yung ibang damot, pahid-pahid na lang natin. So, wait lang tayo, mga 25 minutes. Tapos nyan, okay na siya. Sayang yung damot eh, pahid natin. Ayan. Kailangan mabusisi tayo kasi para pantay ang kulay ng lapat. Okay? So, relax, pahinga tayo. Hindi sabi yung ato. Ito yung marat. Ayan, binu-blower na po natin. Ayan. Ang ganda ng kulay, oh. Pantay na pantay. Kita nyo? Kaya hindi natin minabandali. Basta-basta ang paggawa. Kahit nasabihin mong iminix lang natin ang pangkulay sa neutralizing rebonding number 2. So, dapat maganda pa rin ang pagkulay natin. Dapat laging pantay. Ayan. Hindi lang tayo basta nakapahid. Kita nyo? Kanina may pagka-brown pa ilalim. Ang buhok niya kasi may pagka light brown. So, maganda talaga. Pantay niya siya. Natural. Kahit natural lang buhok niya nung kanina na may pagka-brown. Talagang, yun ang kulay talaga ng buhok niya. Pero sa edad niya, bakit lang ganyan tumakulay? Papahira natin ang treatment ng Brazilian para yung damage ng pagkakaplancha, pagkakablower, eh, mabuhay uli ang kanyang hair, nagiging malambot, shiny. Maganda lang kulay, oh. Kaya dapat expert din kayo sa pagkukulay, hindi lang basta makapagpahid lang kayo. Kaya lalagyan natin yung damdaan ng pagkulay. Diba? Ganda, oh, pantay na pantay. So ayan, binlower natin siya ng bahagya kasi hindi natin siya masyadong patay. Sige, 80% lang natin siya i-blower. Oh, kulay pa lang, ganda na. Oh, ganda, pantay na pantay. Kaya dapat magaling tayo sa pagkulay. Iba Brazilian natin para sa damage sa plancha kasi usually, ang plancha na nakakasira talaga sa buhok natin, nakakadamage, nakakadry. So, para bumalik, eh, ang pagkasoak at shiny siya,
Nakikita mo, pwede na talaga siyang pang-artista ang kanyang hair. Eh, gagamit tayo ng Brazilian. Ayan po. Brazilian blowout. Yan. Yan ang talagang, kumbaga, treatment the best. Sa manag, ang request ko lang, share ko sa inyo, kung kayo ay may pera at gagastos na rin ang buhok nyo, kung magpapareband kayo, magpa-Brazilian treatment. Kaya 100% garanti ko sa inyo na gaganda ang buhok nyo, magiging healthy ko. So, ito, takay na natin. Umabamas siya kasi, medyo sensitive siya sa mga ganitong chemical. Yung isa kasing bulb ko, hindi ko makita, eh isa na gamit ko sa pangkulay. So, dito na lang natin ilalagay. May hindi ka mahilig sa... Alalay lang po ang ano natin pagpahid. Hindi siya mahilig sa red na. Ito naman, hindi mo naman kailangan maglagay ng magamit ng gloves kasi... Mabilisan. Mabilisan lang kasi ang paglagay nito. Yan lang. Parang nabagang ano lang siya. Kumbaga parang conditioner na ano lang siya. Lalo sa may mga dulo ha, lagyan nyo. Mga ila-ilalin. Tapos kalat nyo lang maigi. Yan. Ngayon, para magsisild siya, yung gamot, hindi na po natin ito aanlawan. Take note po ha, hindi na natin aanlawan. Yan. Hindi na natin siya aanlawan kasi... Ay, pabukas yung ilaw kasi masyado madilim. Pabukas yung pinto pala dyan. Hindi na natin siya aanlawan para lang maging kumapit ang gusto yung Brazilian blowout. Yan lang, hapyop lang. Lalo yung mga dry sa dulo. Yan, dry siya sa ilalim eh. So, magpapaganda na rin tayo, lubos-lubosin natin. Kaya yan ang katotohanan kung bakit mahal magpareband. Kasi usually, laging may treatment ang mga nagpapareband. Talaga hindi natin maiiwasan talaga magka-damage dahil sa plancha, mainit, at depende rin kasi sa texture ng ating hair. Minsan yung iba talaga, dry ng buho. Kaya makikita nyo, yung ibang mga bago nila, makikita nyo, ang ganda-ganda ng hair. Pwede nang pang-model ng anong pwede pang pang-model mo? Pwede ng Joy. Joy dishwashing. Pwede na siya. Kaya nakasimple. Lalay lang naman. Mamaya makikita nyo na to kung gano'ng kaganda. Tapos natin siya, sinutin natin, sayang. So tapos na natin siyang pahiran ng Brazilian na treatment. Brazilian keratin with blowout. Ngayon, hintayin natin siya siguro kasi kapag kasi ng buhok niya masyado, hintayin natin siya ng 45 minutes, then saka natin paplantsyahin ulit para maging sealed at di na natin siya unlawin. For 3 days or 1 week, pwede na siyang mag-unlaw. At i-update namin din kayo ng 1 week kung ano na resulta lalo. Yan. Pagmasin nyo lang yung mga kliyente nyo kasi talaga medyo masakit sa mga, sa pangamahap dito sa mata. Kaso, yun, kailangan talaga. She is ganda. Okay? Okay. Okay na yan. Tapos na po tayo maglagay ng Brazilian treatment. Kumbaga, ito, itong panlak ko. Hindi ko na siya inanlawan. Close up mo. Yan po ang treatment ng Brazilian. Shiny. Malambot. Kaya talaga pagka nagpa-reband kayo, automatic Brazilian ang the best na pang-treatment. Yan po ang treatment ng Brazilian. Shiny. Time check, nag-start tayo 10 o'clock, natapos tayo ng 5:15. So, almost 7 hours. Dahil makapal nga buhok niya, kaya ano talagang hirap na hirap si Lola Kikay. Yan. So, ito po, natapos na tayo mag-reband. Ang tawag ko po sa kanya ay reband with hair color and Brazilian treatment. Ayan, blowout. Ayan ang kanya hair. Yan, no? Yan ang epekto ng Brazilian.
Kaya kung may pera rin tayo, kung natin tipirin ating sarili, magpa-Brazilian, napusa na, kagubatan. So, don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell para like kayo. Manonotify sa aking mga videos, like yung update. Thank you so much and God bless to all. Nag-aura ka pa ng damit. Oh. Mag-iis ka na. Mag-iis ka na, Rep. Mag-iis ka na, Rep. Six-ass ba naman ni Reban? Alam ako pa mag-iis ang Rep. Ganda naman ang kaya. Kikay, sa mga marami po nagtatanong kasi marami po nagme-message kung ano po yung ginamit ko na pang-Reban nung una kong video. So, ito po yun, EPSA. So, nakita naman yung post nung una kong video, eh, maganda po siya. Ayan, marami pong gumagamit din po ito ngayon dahil may mga makabagong lumalabas ng gamot. Nagtay po si Lola Kikay ng makabagong gamot. So ito po yung ginamit ko ngayon bagong ito kanina, ito BREMOD. So nakita niyo rin naman po, okay naman po din siyang gamitin. So ang masasabi ko lang po sa BREMOD na to, hindi ganun siya katapang, hindi masakit sa pang-amoy. At ang texture naman ng gamot niya ay very soft, malambot, para siya conditioner. At saka hindi siya nag-i-sticky, hindi siya nagda-dry. Pag pinahid mo kahit medyo tumagal-tagal siya. At pag pinlansya naman po natin, makikita niyo naman, pag-plansya pa lang natin, nakita niyo hindi na madali siyang plansyahin at siya unatin ang buhok. Pag ginamit niyo po ito. Natanong po, okay, pero ito rin po, ang EPSA na ginamit ko, ay okay rin po ito. Kasi ito na, guarantee ko naman po ito na nagamit ko ito sa may mga king-king buhok. Pero ito, hindi ko pa po natatry. Next time, itatry po natin ito sa mga king-king buhok na kulot-kulot. Kasi yung anak ko kanina, yung ginamit yung buhok niya, hindi naman ganun ka-kinky. May pagka-wavy lang siya, pero hindi na siya kinky. So, next time, itatry natin gamitin ito sa kinky, sa mga kulot-kulot talaga. So, ayan po, sana po, eh, nagustuhan niyo po ang aking pag-reban sa araw na to. Eh, God bless. Oh, my God.